merienda yan. Meron din tayong ilaw dito, tsaka may ganito dito. Nakakagat siya. Ganyan siya lagi, guys. Sinasabit niya yung ngipin niya. Kasi gusto niya, nakatayo siya para sakto siya sa electric pan. Hello, PAK members! Welcome back to Husky PAK TV! Of course, kasama ulit natin ang ating... Ayan, kasama din natin si Hercules. Si Hercules po kasi, pag may electric pan ditong buhay, ayun, nandyan siya. And guys, medyo awkward yung angle ng camera. Pero kasi for today's video, tayo ang mag-unboxing! Sobrang excited na si Mama at yung ina ni Shamin. Sobrang excited na sila na i-unbox to. Ito siya guys, nasa likod namin. Napakalaki niya. So, ano nga ba to? Kung maalala nyo, sa previous vlog natin where ipina-ultrasound natin si Malia, sabi ko sa inyo is ngayon, mag-unbox tayo ng binili ni Mama in order niya online para to kay Malia, anakan niya, or lagay ng mga puppies niya. And yan, papakita namin sa inyo. And i-explain ko ng maayos kung ano yung ipe-prepare namin para sa panganak. So, nagawa na namin itong video na to before, pero sobrang dami nyo pa rin questions. So, ngayon, I'll try my best para mag-explain, ano. Yun. May bundok. Umalis na siya. Napupupo si Hercules, kaya pala umalis. Kaya guys, unbox na natin to. Gusto-gusto, alam mo, gusto mag-unbox. Yeah. Pagdating pa lang. Makaka-abma. Circus na yung ipod na niya eh. Ilan niyo po ito. Umiyak na. Gustong mag-unbox. Hello. Nag-unbox din po si Malia. Nagagalit siya kay Hercules. Ayan guys. So si Malia kasi nagkakalkal na talaga siya since mga nganak na nga. So yan, sinira na niya yung wallpaper ko. So andyan siya, ayaw niya sumali sa video. So hayaan na lang natin siya kasi baka mas stress pa siya. So yan guys, para kitang-kita nyo, nakabaliktad naman pala siya, ma. Baliktad siya, pero nakalagay, baby play fence, 16 plus 2. So 16 na pieces yata. Ayan, so for babies talaga siya. Open na natin yan. Shut up! So unang-una, of course, instructions. Kailangan natin yan. Anong kulay to? White and gray. Dapat kasi pink. Kasi diba Husky PAK TV pink. Kaso, hindi available for COD yung pink guys. Kaya ito na lang. Oh, yan yung pinaka-pinto. Yan nga pinto? Hindi. Ayun, yun ang door. Yan yung door natin guys. Yan nakalagay. Big party. Malaki naman yung door guys. Meron siyang parang step pa sa baba. Ayan. Try mo kang buksan mama ang door. Please open the door. Ayan, may bukasan daw. Oh, ganun lang pala. Ayan, then open. Ito naman yung mga pangkabit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plus 8, 16. Tapos ito yung plus 2. Buuin natin siya ngayon, guys. So, kumukuha si Malia ng puzzle mat. Ayan. Lilinisin din natin yung puzzle mat na yan. Ayan na si Mommy Shark, oh. Tignan yung dada niya. Nag-iipon na siya ng mga gatas-gatas. So, dinidisinfect lang natin, guys. O, tingnan nyo, guys. Meron pang mga laro-laroan pang mga baby. Ayan. Pwede nila ikut-ikutin yung mga yan. Oy! Oh, natulog to. Oh. Pwede itong ikut-ikutin. Tingnan nyo, may nakatingin. And ito yung nilalagay pa. Meron siya sa ibabaw, meron sa ilalim. So, mahirap siyang ilagay. Ito, lalagay ni mama yung isa. Ayan, pinupukpuk pa talaga. Parang, ayan. Kailangan mag-lock. Kailangan nakalock siya. So, kita niya may lalagay. Ito yung ibabaw, inuna lang namin yung ilalim. Halingin na siya, guys. White, gray, white, gray. Naghihintay. Ano na mo? Ubo-ubo na mo. Nilalagay na ganyan para magkabit silang dalawa and ilalock mo lang siya. Parehas may lock.
Tapos, sturdy naman siya, guys. Ayun. Ano siya sabi, ma? Oh, nag-uot-uot. Ayan, guys. So, tapos na siya. Meron pang actually tirang apat. So, pwede pa itong palakin. Pero ganito lang yung ginawa namin. Kaso siya sa anim na puzzle mat. And sobrang lawak na yun, guys. Tingnan nyo. Kahit na mag-akyat-akyat yung mga papi nyo dito, hindi siya basta-basta ma-sira. Sabi ni Maria, akala ko sa baby ko yun. Bakit sinunin nga naandoon? O, pasok na. Ano ka niya asawa? Bakit si Hercules? Ay, siya daw ang ala, ay siya. Lagot sama, yan. Mama. Magagalit si Maria. Ayan na guys. Tingnan nyo, luwag na luwag pa si Maria. If ever na dyan siya mga anak, makakaanak siya dyan ng maayos kasi maluwag. Ano Maria, pwede? Approve? Ay, approve daw, oh. Oh, naglilinis-linis na. Ito naman, guys, nagpapahangin lang talaga yan. Wala yung pake, wala yung pake talaga. Hangin lang talaga ang gusto niyan. Oo. Ano pong masasabi niyo sa lagayan ng iyong mga anak kay Maria? Ano pong masasabi mo? Approve ba sa iyo? Ang hangin, approve. Hindi daw, dapat daw i-number 4. So siguro, hindi natin siya, ano, dito na siya. Diyan na siya matutulog ngayon. Maria, approve tayo? Ayan! Ang cute na ng mag-asawa. Ay, lalabas na daw si Hercules. O, saka dito ka dumaan, sa butas na to. Aba! Napaka-arte naman si Maria. Hindi siya lalabas. And guys, as you can see, dito sa corner na to, nakalagay yung mga kailangan natin. Nakapaglagay pa kami ng ganito ha, sobrang laki kasi talaga niya. So, kasyang-kasya lahat. Actually, pwede pa maglagay ng isang ganito during pregnancy kasi kailangan natin yung patungan. And ayan, meron din tayong ilaw dito, tsaka may ganito dito. Nakakagat siya. Ganyan siya lagi guys, sinasabit niya yung ngipin niya. Kasi gusto niya, nakatayo siya para sakto siya sa electric pan. And yes, nahanda ni mama yung mga gamot kasi gusto namin pakita sa inyo yung mga kailangan namin during pregnancy, habang nanganganak, and after niyang manganak. Okay guys, so ako na lang yung kasya sa camera, so ako na lang mag-explain sa inyo. Ayan. Pero actually may kasama ako, ayan o, nagpapahangi. Pero si mama, magpakita ka nga. Ayan, nasa likod siya ng camera, so igagayin niya ako para tama yung mga ma-explain ko sa inyo. So, unang-una guys is during pregnancy. During pregnancy, mahalaga na alagaan yung inyong dams. Kasi kung ano yung kinakain nila, kung ano yung ini-intake nila during pregnancy, yun yung mapupunta sa kanilang mga babies. So, ano ba yung mga pinapainom namin sa kanya during pregnancy? Tingnan niyo si Hercules. So, unang-una guys, during pregnancy is, eto po, puppy OB. Ayan. So, yung puppy OB guys, pinapainom siya. And after namin siyang ipastud, para sure is pinapainom na namin siya niyan. So, yung puppy OB guys is to make sure na healthy yung puppies nyo and of course, yung mommy. Yung dog food ng dam natin guys is kailangan din pang puppy na. During pregnancy, dagdagan nyo yung pagkain ng mga alaga nyo kasi kailangan nila yan. Siyempre, may mga pinapakain sila sa chan nila. So, yun lang naman during pregnancy, tapos during panganganak naman. So, habang nanganganak naman, ito, marami-rami siya talaga. So, ito yung pinakauna, guys. So, meron kaming tatlong klase ng scissors na ginagamit. Actually, hindi sila lahat gunting. Importante na i-disinfect nyo lahat na gagamitin nyo sa panganganak niya. Kasi importante na malinis niya lahat, as in malinis na malinis. First is ito, gunting na ginagamit para sa pag-cut ng puso nila. Kasi alam niyo naman, kami na yung nagka-cut ng puso. Next, ito naman, pang-ipit siya. As in, sinagla-lock siya. And ito naman, another pang-cut din. Para hindi delikado yung dulo. And yung dulo naman niya is hindi siya sharp. Meron siyang something sa dulo niya. So, yun yung tatlong ginagamit namin. And next naman is sinulid. Wait lang, may balahibo. So, tinatali namin siya sa pusod bago siya gupitin. Kasi meron tayong certain length ng pusod. Tatali nyo lang siya doon kung saan nyo siya gagupitin. And para din medyo ma-minimize yung bleeding. Kasi hindi din maganda na masyado marami yung bleeding ng pusod.
yun yung sinasabi ko na kaya kami yung nagugupit ng puso nila is because minsan sobrang lapit ng putol nila. Nangyari na yun sa amin ilang beses na. Tapos yung dugo nila as in sirit talaga. So grabe, hindi namin gusto yon. So tinatalian natin sila gamit ang sinulit. Next naman ito guys. Lifesaver. Para sa amin lifesaver to guys, pero para sa inyo, sabi niyo sobrang harsh namin. To be honest guys, ito ginagamit rin siya sa mga baby. Kung hindi nyo alam, sa mga hospital ginagamit ito sa babies. Hindi lang ito yung mismong ginagamit nila. Actually, mas mahaba pa dito. So, meron tong pamalit guys. Ayan, yung dulo. So, bakit kailangan ito? So, usually kasi, pag nilabas yung puppy, meron pa sila mga obstructions sa ilong and sa bibig. So, kailangan siyang matanggal. Yung mga mami, dinidilaan nila yun. Pero minsan talaga, kailangan nila ng tulong. So, syempre, kailangan mo muna i-make sure na nakakahinga yung puppy bago mo siya padedehen, ganon. Kailangan matanggal lahat ng obstruction sila sa ilong man o sa bibig. So, kukuhanin mo siya gamit to. Oh, ayan, silicone po siya. Malambot lang siya. Pero hindi naman kami masyado nagsusuksuk sa bibig eh. Sa ilong siya. Tapos pag sa bibig, konti lang part yung inaano namin, pinapasok namin. Hindi namin siya pinapasok all the way down. And mahalaga rin na meron tayo mga tissue ginagamit pang punas. Kasi tinutuyo ng mga mom yung puppies, diba? So, tutulungan na natin sila para magpatuyo. Since kami na nga yung nagka-cut ng pusod, so, ginagamitan namin sila ng pads para ma-absorb din yung basa-basa. Kasi diba basa sila paglabas. So, si Hercules tulog na siya nang nakaganon. Yan guys, yun na yung during panganganak. So, after naman ng panganganak, ito na yung mga kailangan natin. More on vitamins na siya. So, first is para sa mommy. So, ito guys ay calcium. Ayan, hindi ko lang mapakita kasi hindi siya mag-ano. Pero calcium siya. Pwede naman kayo gumamit ng kahit anong brand. Actually, dito yung brand ng calcium namin before. Nag-switch lang kami dito. So, ito ay brand. Dito ay Kawoo. Kawoo yung brand na to. So, mahalaga to para sa puppies. Kasi syempre, dumedede sila. So, madedede nila to. Pinapainom siya kay Malia once a day. Ayan, nagpabuhat na. Ayan daw, 2 tablets per day. Magkasabay na siya, 2 tablets per day. So, si Malia, ayan, nakabuhat. Ayan. Papalabasin na muna natin siya kasi yun yung gusto niya. So, iniwasan natin yung stress pag buntis pa. So, kung ano yung gusto niya talaga sinusunod namin. Next naman for the mom is, ito po, Enmalac. Alam nyo na to, nasabi ko na sa inyo before. So, this is the milk enhancer. Milk enhancer, as it is, yun na nga, pampagatas ng mga mommy. So, nung pininom namin ito si Cyber, hindi siya nagpo-produce ng gatas. Hindi ko rin alam kung bakit. Pero si Malia, talagang pag pininom mo siya nito, papakainin mo siya ng pagkain, diba? Tapos, papainumin mo siya nito sa umaga and sa hapon. Sobrang dami na niyang gatas, as in. Kaya, kami kasi, pag nagpapadede kami, is Kada 2 hours, kailangan dumede sila. Kaya ganun kalulusog yung anak ni Malia. That's because marami siyang gatas dahil nga nito. Pero yung kay Cyber kasi, kahit gawin namin every 2 hours, umiiyak yung mga puppies kasi wala silang makuhang gatas kahit gumagamit na nito. So, hindi siya nag-work kay Cyber. Hindi ko alam kung bakit. Iba-iba rin, depende rin kung sino yung iinom. So, I'm not sure pero nag-work to kay Malia. So, try nyo rin sa inyong mga doggies kung mag-work siya sa inyo. So, ito guys, mayroon pa yung Nakalvit and Puppy MVP. Parehas to pampalakas ng resistensya nila. Kayo na yung bahala kung ano yung gusto nyo ipakainom sa kanila, Puppy MVP or Nakalvit, si kayo nang bahala. So, yung mga puppies, magsistart silang uminom nito at 2 weeks old. So, pag nag 2 weeks sila, saka sila pwedeng uminom nito. So, yung dosage nito guys, depende sa kanilang timbang. Another is itong Elsevit. Same rin, magsistart ng 2 weeks. Ito naman, vitamins nila. So, ito yung maiinumin na nila hanggang sa lumaki na sila, hanggang sa ipa-adopt niya na sila. So, ito na yung iinumin nila, guys, LCV. And for puppies nga pala, guys, nakalimutan ko sabihin, makikita nyo ito. So, meron tayong yellow light. Sobrang ganda nitong nabili naming lamp kasi, as you can see, naka-clip siya kanina. So, napakadali niyang i-clip, guys. Ayan. So, bakit tayo may yellow light? So, sobrang importante nito para sa mga puppies. Yung mga puppies, guys, hindi pa nila kayang i-control yung temperature nila. Lalo na ngayon, guys, bare months na, lalamig na naman, di ba? So, kailangan talaga natin ng suporta ng yellow light to give them heat. Kailangan pa nila ng heat ng mga puppies. So, kailangan natin sila lagyan ng yellow light. From paglabas nila sa tiyan hanggang 2 weeks, kailangan nila ng yellow light. Pero hindi ito yung ginagamit namin. Ito kasing yellow light na to is pang taboy ng lamok. So, ito yung yellow light na ginagamit namin. Itong light na to is nagpo-produce siya ng heat. Itong yellow light na to. Ito naman, hindi siya nagpo-produce ng heat. Pampataboy lang talaga siya ng lamok. So, ito siya. Pag ramdam mo na sobrang init na, kasi nag-iinit talaga siya pagtagal eh. So, pwede mo na siya itaas ng konti para
malesen yung heat. Pero pag sa gabi naman, pag sobrang lamig, talagang binababa namin siya ng ganyan para mas tutok sa kanila yung heat talaga. Ayan guys! So that's all for today's video guys. Sana may natutunan kayo sa pshinare namin. And sana magamit nyo rin siya sa inyo pag, pag nabuntis yung mga doggies nyo. So, ayan! So I guess that's all for today's video guys. Thank you all so much for watching and we'll see you guys on our next video!